So guys, before nga po tayo magkumpisa ay may gusto nga po muna akong sabihin sa inyo na kung saan ay 70% pa rin talaga nga po nung nga po dito sa channel na ito ang hindi pa rin nga po nakasubscribe. So guys, ano pa hinihintay ninyo? Make sure guys na pwede mga subscribe po dyan dahil road to 500k subscribers na nga po si Kuya MC Hero ninyo at bibigyan nga po katara 5 seconds para pindutin nyo yung mismong like button dyan. So 5, 4, 3, 2, 1. So maraming salamat ka po guys sa pagpindot ng subscribe button and like button dyan. At mag-subscribe na nga rin po kayo sa second channel ko nga po na V-Boy. And without further ado, magkumpisa na nga po tayo sa mismong video na ito na kung saan ay nagkasakit nga po si Kuya Phil Andre Niño dito nga po mismo sa Brookhaven. Grabe, nakakapagod din pala sa mga work eh. Uy, teka lang. So, parang ito yata yung nakikita ko dun sana. Trending ngayon, social media. Ah, teka nga lang. Takto, walang tao. Parang gusto kong itry yung sinasabi nilang green maize shake ba yun? Basta. Hello sir, ano po order nila? Isa nga pong green maize shake. Available po ba dito yun? Yes sir, ano pong sizes nila? Ano po ba available size? Large at XL lang po ang meron. Ay, large at XL. Sige po, ano na lang po? Extra large. Nakapagtaka, walang tao, pero nakikita ko dun sa mga tsaka social medias, ano, katulad ng Facebook, pinipilaan tong green maize shake, pero dito, parang wala dito sa area namin, ah. Ito na po, sir, yung order nyo, extra large na green maize po. Thank you po. Ganda ng tsura na itong green maize shake na to, ah. Teka lang, ang tanong dito, masarap din ba yung lasa niya? Hindi lang balooks ang maganda dito. Matikman na nga. Grabe, mukhang okay lang yung lasa. Uy, ang sarap ah. Pangalawang higop ko, ang sarap. Mukhang okay na ako dito sa binili kong creamy shake na to. Solid pala to eh. Makauwi na nga. Grabe, mukhang... Nani? Napadami na yata ako ng... Oh no! Inom na itong creamy shake. Medyo nahihilo ko ngayon ah. Grabe, parang... Hindi ko na kaya. Wait lang. Kunin ko lang yung... Cellphone ko. Oh, hello. Emergency! Ba't unggoy na to? Bakit may unggoy dito sa may mismong tambayan na ito? Baka ang pangit! Ano ba to? Wait lang, sino itong tumatawag? Hello? Hello po? Wait, sino itong number na to? Uy, Sir Andre! Wait, Sir Andre kayo ba yan? Hindi po, Sir. Sir Andre po yung pangalan. Ha? Ano meron? Bakit sino ka? Hospital? Nani? Doktor? Doktor po niya. Ala, wait lang. Wait. Asa? Bakit? Ala. Sige. Pumunta po ako diyan. So dito yung kotse ni Sir Andre. Wait, what? Emergency. Wait lang, asan dito si Sir Andre? Oh no, nakakabahan ako. Ano nangyari sa kanya? Napigla na sa ospital to. Wait lang. Sir Andre? Sir? Oh, sir! Sir Andre, ano nangyari sa iyo? Sir? Sino si Andre? Hindi ako si Andre. Ha? Ang sakit. Wait, hello doc? Si Sir Andre po ba to? Hindi po si Sir Andre, nandito po siya sa kabila. Sorry po, akala ko po kayo si Sir Andre. Nagpanik lang po kasi ako at saka... Hello, sir? Hello? Sir Andre? Kaya po ba yan? MC, ako to. Ano nangyari sa inyo, sir? May ininom ako eh, yung trending sa TikTok ba yun, yung creamy shake. Tapos, nagkaganito ako. Creamy shake? Siguro, labas muna tayo, kuya, para mapaliwanag ko siya kasi hirap pa sa Sir Phil na makapag-explain. So, ako muna yung mag-explain. Sir Andre, wait lang ha. Ingat po kayo dyan. Oh my gosh, ano nangyayari kay Sir Andre? So, wait, ano po nangyayari sa kanya, sir? Doc, ano po nangyayari sa kanya? Nakalim po kasi siya ng poison food na nakakatawad niya po natin niya po sa first room. Pag hindi po agad nakagapan, ganun po agad na mangyayari sa kanya. Eh, pero kasi... Alam ko yung creamy shake, hindi naman siya hindi naman siya nakakaganyan. Siguro peking creamy shake yung nainom niya. Kasi hindi naman ako nagkaganyan Sa ibang branch siya bumili? Oo nga, baka sa ibang branch siya bumili. Tapos, ayun yung nagiging dahilan. Saka yung first patient, ayun yung yung tipong uminom siya na maraming creamy shake, kaya siya nagkaganon. Yes, tama. So kung hindi maaagapan yan, magkakaroon si Sir Andre. Nakukuha mo naman si Sir Andre. Oh, hindi ako paano ganun. Wait lang, Doc. Ano po ba yung, yung sagot dyan? I mean, paano po ba, may cure ba po dyan? Sa ngayon, privado kasi yung gamot na yun eh. Paano po yun?
Eh, hintayin na lang natin siguro na ilabas siya ng ano, military base para... So, ibig sabihin, makikita ko pa si Sir Andre na magiging ganun siya? Ganun na nga. Oh, no! Maaari. Baka pwede ko naman pakiusapan yung mga tao doon sa military base na yun. Sir Andre, okay lang po ba kayo dyan, sir? Sa ngayon, hindi talaga eh. Sakit ng ulo ko eh. Huwag po kayo mag-alala. Gagaling at gagaling po kayo. Maghahanap po ako ng paraan para po maging ano kayo, okay? Para po gumaling kayo kaagad, ha? Sige, Doc. As long na may mahanap kayong cure dito, sana po gawin niyo po yung best and willing na po kami magbayad na kahit magkano yan. So, as long na mapagaling niyo po si Sir Andre, okay? Sige po, sir. Sige po, Doc. Thank you po. Hey, nako. Military base. I mean, paano ko makukuha yun kung napaka-strict yung military base yun eh? Sige. Lalakasan ko na ng loob ko. May plano ako. Ito lang talaga yung pinaka-win na naiisip ko. Alam ko napakamali at napaka-risky na ito pero ako magawa eh. Ito lang talaga yung pinaka-way para mailigtas ko si Sir Andre pero buti na lang talaga sakto-sakto tulog dito yung mismong gwardiya. Ayun, yung sinasabi ko. Whew. Okay, swerte-swerte pa ako dito. Ano kaya ako makakaano dito? At wait, bakit may hagdan dito? So sakto-sakto pwede ko ito gamitin pang paakyat. Okay, so oh no, may mga sundalo dito. Kailangan ko magdahan-dahan. Sabi kasi niya, dito daw mismo mahahanap yun eh. Saan kaya ba din? Oh, may sundalo dito eh. Dito pwede. Ako okay. Dami nila, like kalat-kalat sila. Sige, sige, sige. Kailangan ko makapasok sa mismong base nila. Sa grabe, lalaki ng mga armas nila dito. May mga tangga sila. Kotse na maangas din. Okay ba na pumasok ako dito? Ito, tunog ba to? No, baka si tumunog to eh. Okay, subuti walang tunog. Subuti walang tao dito. Saan ko kaya mahanap yung mismong gamot? Dito, si Artoy, wala dito. Tutulugan nila to dito. Tapos, dito sa may sala. Okay, so obviously, kaya malalaki katawan ng mga sundalo, meron silang gym dito. Dito sa may taas, ano kayang meron dito? Wala naman something special dito. Pero, ano to? Dito ba sila nagbi-meeting? Nako, okay, nagigets ko na kung bakit sobrang damot nila mismo sa gamot. Tayo nako, makakurakot nga naman. Basta ako dito. Nating special naman pala dito eh. Basta check ko muna tong cabinet na dito. May cabinet dito, baka nandito yung ani gamot eh. Wala dito. Eh, dito sa cabinet na to. Wala dito. Okay. Sige. Abi, kailangan ko lang talaga magdahan-dahan dito. Pero smerte lang talaga ako. Nag-brown out yung mismong ano. Buong syudad. Dito, baka kasi mamaya nasa rep eh. Wala. Wait lang, ano ba yung laman na rep nila dito? May laman ba yung rep nila? Tingnan natin. Okay. Meron din sila energy drink. Pakainom nga muna. Nakakauhaw eh. Grabe, nakakapagod itong ginagawa ako. Anyway, sige. Siguro punta tayo dito. Oh, may sundalo dito! May sundalo dito. Wala yung kanina. Naku, umiikot-ikot na sila. Oh no, dalawa sila. Dalawa sila. Dapat hindi nila tayo makita. Naku po. Baba tayo. Ano? Okay. Buti nakapagtago ka agad ako. Diyos may humor mo, nakakagulat yun. Buti hindi niya ako nakita. Kasalamin din kasi siya eh. Sige. Magdaan-daan lang tayo dito. Naku po. Naku, dito ba sa baba mayroon man tao dito? Sana walang tao dito. So, saan kaya may tao dito? Ito, keep out. Naku, baka dito din natin ang tao. Tapi. Sana din nila ako makita. Naku po. Buti yun talaga, madilim ngayon. Wala silang makita. So, ayun. Buti nakataliko dyan sundalo. Ano yung man? Parang may binabantayan ata sila dun. Anyways. Sige. Lakad lang tayo dito. Grabe, napaka-intense na ito. Nakakaba. Wait lang, check natin kung ano meron dito. What's in here? Wala akong makita. Buti na lang talaga may nakita akong flashlight bago ako pumunta dito. Nainig ko mga paano nila. Nagsinumalakad na sila. Dito. Wala dito. Okay, dito. Ano meron dito? Wait, what? May mga nuclear sila. Wait, oh no. Baka nandito na yung gamot. So, puro nuclear dito. Wala makukuha ang gamot dito. Wait lang. Ay, nakikita ko sa malayo. Wait lang, may sundalo. Wait, tatago tayo dito. Puna ko. Sana hindi tayo makita. Ala, nag-iikot na talaga sila. Naku, may mga sundalo na. Naku, paano ko ito gagawin? Hindi ko na alam gagawin ko. Naku, may mga sundalo dito. Paano kayo gagawin ito? I mean, may umarsa sila. Sige. Meron pa isa atang room dito sa may kaliwa. Tingnan natin dito. Kapag walang kuryente ang isang syudad, ibig sabihin, wala rin silang CCTV. Naku, nag-iikot din yung tank, hindi tayo pwede lumabas. Naku. Ano natin ito gagawin ng paraan? Okay, sige. Umiikot. Sige, lakad tayo dito. Lakad tayo. Oh, may sundalo pa dun! Okay.
Umalis na. Okay. Ako, sana hindi umarap tong tanke na to. Naku. Wait lang, saka... wait lang. Hello? Wack Donald? Ikaw ba yung Wack Donald? Oo, ako yun. Wag umingay. May tanong lang ako. Bakit ka nakukulong? Ano nangyari sa'yo? Alam mo ba yung bagong trending na Grimace Shake? Kasi, diba, mayroong controversy. Yung mga binibili ng Grimace Shake. Oo? Peke yun. Okay, sabi ko na nga ba. Sige, tama kayong hinala ko. Kasi ako, umiinom ako ng Grimace Shake ninyo, Wack Donald din. Ang sarap ba nung ano, lasa nun din. So, wala naman nangyayari sa akin. Ngayon, nagtaka ako doon sa ospital na puntaan ko, si Sir Andre yung sir ko. Nagkaroon siya nagiging kulay violet yung katawan niya eh. Saka yung isa doon talagang ano na eh, talagang sobra na yung sakit niya, like lumalala na. Saka ano ba kasi yun, peke ba yung nabibili nila, ganun? So napagkamanan ka lang ba? Nasisi ka lang ba? Oo, syempre, di ba yung Grimace Shake sa Wack Donald nabibili. Napagbintangan na ako, kaya ako nakulong. Naku, so ilang taong kang ikukulong daw? Siguro habang buhay na ako dito nakakulong. Oh no! Bakit? Kasi di ba, marami nang na-infect ng Grimace Shake. Mga ninira lang sa yun, mga ingit yun, mga gumagawa ng fake business, mga fake Grimace Shake para siraan ka, para kunin nila yung mismo business mo. Anyway, sige, since nandito naman na ako, alam mo ba kung nasa yung susi dito? Nanapin mo lang dyan sa may pintuan, andyan lang yun. Okay, so nandito, paipit sa papel. Puno ko, may mga umiikot. Ako po, may mga sundalo. Wait lang, sige. Ay, may dumaan na naman. Buti wala silang pakialam dito sa ano. Buti wala silang pakialam sa'yo, no? Wack Donald, dali ka dito, lapit ka dito. May sasabihin ako sa'yo. Sa oras na mapakawalan kita dito, tutulungan mo ako hanapin yung gamot, okay? Sige, bubuksan ko na to, ha? Sige, magdahan-dahan ka lang. Dali ka dito. Actually, wala yung gamot dito eh. Oh, wait, what? Wala yung gamot dito? Sabi ng doktor, dito to makikita yung gamot. Kaya sinabi nilang nandito yung gamot sa military base kasi ako yung gumagawa ng gamot. Okay, that makes sense. Kaya naman pala na sinabi nila nandito daw yung gamot sa mismong military base, saka kaya pala pinagdadamot nila kasi tao yung mismong gamot. Okay, sige, kaya pala napaka-pribado na ito. Alapas tayo dito. Tara. Puna, katakot. Sige, paano kaya tayo makakaakit dito? Pero doon ang kakamali, may akyata naman dito eh. Military base pa nito, imposibleng wala to. Yun, tara, Wack Donald, pero may nakabantay. Paano to? Sige, tara, tigyan natin dito sa may backyard, baka meron dito eh. Okay, liga dito, may nakikita ko hagdan dito. Tara, bakit may mga hagdan sila dito? Taron tayo. Ayun, sakit. Taas pala na ito. Anyways, sige, balik ka dito. Tara, sundan mo ako kasi may kotse ako dito eh. So, sundan muna lang ako at tulungan mo gumawa ng gamot. Kawawa naman kasi si Sir Andre. Galing ka. Nandito ka sa kotse, saka. Uy! Naku! Hala! May siren na! Naku, baka nalaman nila nakakawala ka na. Tara! Wait lang, punta tayo sa bahay ni Sir Andre. Ang tayo gagawa ng gamot. Dalian natin, buti na lang talaga sports card yung gamit ko. Sige, bibigyan kita ng time para gawin yung gamot. Kailangan na kasi, okay? Bigyan mo ka agad sa akin, ha? Sige, ako na bahala. A few moments later. At saka, uy, Wack Donald, kamusta ka? Ito na, gawa ko na yung gamot. Gawa mo na kaagad! Naku, idol na idol talaga kita. Kaya naging favorite kita, ikaw yung pinaka-childhood daan. Uy, na favorite na fast food eh. Sige, maraming salamat. Naku, crime, nakakatakot. So, paano to? Anong gagawin ko dito? Iturok mo lang yan sa boss mo. Tapos within a minute, a-apekto na yan. Paano ba yan? Okay na muna siguro na ikaw na bahala. Alis ka na muna dito kasi baka may mga witness pa eh. Alam mo na, mahirap na eh. Sige na. Sige, alis ka dito. Sige. So, it's time na para pumunta sa hospital. Naka-excited na ako para ibigay ito kagad kay Sir Andre. Nagaling na kagad si Sir Andre. So, Sir Andre, dyan po ba kayo, Sir Andre? Saka, ako! Sir Andre! Ala! Late na ako sa ikaw pa yan! Naku! Ano ba? Hindi nga ako si Andre. Ang kulit mo ah. Hindi ikaw si Andre. Ito eh! Ganto ni Andre ah! Andun sa kabila yung hinahanap mo. Tsaka hindi ako si Andre. Sino ba yun? Putik. Naku, hindi ito si Sir Andre. So, Sir! Naku! Ang critical na ng condition ni Sir dito. Sir, kamusta ka? Oh? Wala pa rin binagbago. Masakit pa rin yung ulo ko. Tsaka katawan. Sige. Hindi ko alam kung ba't kayo nagpalit ng pwesto. Pero mukhang dahil siguro critical ng condition mo. Pero sige ito, sir. Medyo masakit lang to, ha. May tutusok lang ako sa'yo. Ano yun? Ah! Okay. So, yan sir. Pasensya na kayo. Okay ngayon. Ha? Wala sir. I mean, doc. Wala po. Siguro na nagkinip lang po si Sir Andre! Uy! Doc! Kamikita nyo!
Yung ano, kulay ni Sir Andre, okay na? Medyo umukoy-ukoy na yung pakiramdam ko ah. So buti naman, ay nako, what a relief. Okay, Doc. Sir Andre, wait, nakakausapin ko na si Doc ha. May tanong lang ako, bakit nandito si Sir Andre? Di ba nasa pangalawang pasyente siya? Ano kasi, pag itong first round kasi, dito si dinandala yung mga critical na, nangyayari. Sabagay, kasi nakita ko dito, critical condition na siya eh. Sige Doc, maraming po salamat. So ngayon lang po makakalabas si Sir Andre by the way. Siguro bukas, pwede na. Narinig ko ba yung Sir Andre? Makakalabas na tayo bukas dito sir. Ayun, mukhang maganda yung narinig ko. Tsaka kailangan ko nang bumalik sa trabaho ko. Basta ako dito Doc ha. Thank you po Doc. Sige. Salamat. Okay, bye-bye. Grabe, it's good to be back. Kaya buti na lang, gumaling na ako. Kaya nga po eh. Grabe, dami po nangyari nung araw na yun. At saka... NANI? May mga pulis. Ang dami meron. Di bali sir, tara uwi na tayo sir. Sige, tara na. Nakakamiss naman din yung bahay nyo sir eh, grabe. It's been a while na wala rin tao dun eh. Kaya nga eh. O sige, bali bantayin mo muna ulit tong bahay ah. Paano ba yan? Papasok na ulit ako sa trabaho. Natrabaho ka akagad sir, kakagaling mo lang ah. Kailangan eh, very urgent talaga to eh. Hey, sir, ingat ka po ah. At saka wag na po kayo bibili ka agad ng mga milkshake na peke. Hindi na. Peke daw kasi yung nainom niyo eh. Peke? Paano mo nalaman? Hindi kasi baka peke kasi yung nainom nyo. Ganun. So, siguro iwasan nyo na lang siguro ano yung pag-inom nun, okay? Oo, sige. Thank you. Sige sir, bye-bye po. Ingat po kayo sa trabaho. Makalulyan muna ng TV. Wait lang, ano itong nasa TV na to? Balitang balita sa telebisyong sira. Ronald McDonald, nakawala kagabi. Sa kasalukuyan ay patuloy na iniimbestigahan kung paano nakawala sa kulungan si McDonald. Kaya kami po ay nananawagan na kung sino po ang makakita kay McDonald ay maaari ninyo po ito sabihin agad sa FIB. At bilang pabuya kung sino makakahanap ay siya makakatanggap ng $1,000,000.